kamot siko. It's famously known as being the sketchy part of the city. And this is true. Sketchy meaning mahiwaga o malalim or scary. Ang Shinjuku ay isang large entertainment business and shopping area around dito sa Shinjuku Station. So marami rito entertainment, pachinko, movies, games, anime. So makikita nyo rin dito yan sa Shinjuku Station. Ito rin ang busiest railway station, handling more than 2 million passengers every day. Dami, no? Ito rin ang one of Tokyo's major stops for long distance highway and buses. Largest and wildest red light district na may mga department store, subterranean subterranean malls and electronic shops surrounded dito sa Shinjuku Station on all four sides lang, sorry. Ayan, dito tayo sa Kobachiko, isa sa mga main attraction. Matanong ko lang, safe pa talaga dito sa Shinjuku o Kobachiko? Atin na namang alamin. Kaya stay tuned and relax. Abangan. Dito rin ang the largest red light district, features
countless restaurant, bar, nightclub, pachinko, parlors, love hotels, and wide variety of red light establishment for all sexes and sexual orientation. So, kahit saan naman, especially sa lugar natin sa Manila, sa Philippines, or Singapore siguro, hindi pa naman nakapunta ng Singapore, lahat naman, dito sa Japan, ang mga pub dito, o mga tawag nilang restaurant, nightclubs, and bar, ay mga may permit naman yan, legal. So, sa Pilipinas, ganun din. Meron ding mga katulad ng mga beer house, katulad sa mga Cubao, nung mga araw natin, nung mga panahon ng mga 2000, normal lang yan. Kailangan lang ng mga proper permit. Kaya dito, lahat yan ay kanilang sinusunod. Hindi ka pwedeng basta-basta mag-open dito ng mga negosyo, katulad ng mga ganyan, ng mga inuman, kung wala kang proper permit, kundi isasarado ka nila. So, tulad ng sabi ko kanina, sa lahat ng lugar, meron tinatawag na barker or toots. Yan ang mga sikat na slang language. So, kapag pumunta ka sa isang lugar na hindi mo pa alam, unang-una mong gawin ay alamin kung ano ang dapat iwasan o i-avoid, o anong dapat na ingatan kung ano ang kanilang mga kalakaran. Kasi sa lahat ng lugar, may mga bagay na kapag ikay medyo anga-anga, yari ka. Kaya hindi lang naman dito sa Kabuchiko na kung ikaw ay bobo o tanga, talagang sasabihin mong ito ay delikado. Diba? Kaya so sa aking pananalita, ang Kabuchiko ay isang safe na lugar. Kaya hindi ito dapat iwasan, especially sa tourist. Kailangan mo lang maging alerto at marunong makirandam sa lahat ng mga iyong mga nakakasalamuha. Yan ang pinaka-importante. Pero ang Kabuchiko ay isa itong district na may Japanese nightlife. So may enjoy mo talaga ang Japanese nightlife kapag nagpunta ka sa Shinjuku. Kasi dito maraming affordable na mga pagkain, maraming pwedeng gawin. Kaya pag sinabi mong delikado, danger zone dito sa lugar na to, iwasan mo na. Samantalang napakaraming activity dito sa lugar na ito. So, parang Manila. Manila dati ay napakarumi, pero ngayon ay napakalinis. Maraming delikado katulad ng tondo. Pero sa tamang pag-iingat lang, at kung alam mong wala ka namang ginagawang masama, ay wala ka dapat ikatakot. Kasi yun, sinasabi kasi nilang danger zone to, ang sarap namang puntahan. Kaya nakakapanghinayang kapag sinasabi mong danger zone ang isang lugar, pero ang daming pwedeng gawin dito. Napakasayang lugar, napakamura, manghihinayang ka. At baka sabihin mo na sayang naman, nagpunta ka na lang ng Japan, hindi ka pa pumunta sa Shinjuku. Ito ang pinaka favorite place ko, ang Kabuchiko Shinjuku. It's one of my favorite place because you don't need a
big amount of money. Eh, pamasahe lang, it's a fair. So, mag-enjoy ka na. Pwede kang bumili sa convenience store if you cannot afford to buy drinks in a restaurant or bar, or if you want to makatipid at magkaroon ng sightseeing. Eh, so why not? This is the place. This is the place you need to go. So, ang pinaka number one mo lang naman na kailangan baunin kapag ikaw ay nagta-travel ay ang respeto. So, kapag marunong kang mag-respect sa iyong paligid, eh kahit saan ka magpunta, mapa Colombia o pumunta ka ng Tondo o pumunta ka ng Somalia o pumunta ka sa Amsterdam, eh kapag wala kang galang sa kapwa, wala kang respeto, eh talagang makakatikim ka ng hindi karapat-dapat o makakaranas ka ng hindi kaaya-aya. Kaya ako man mismo, so hindi lang isang beses o maraming beses na akong pumunta rito, siguro itong lugar na to ang pinaka interesting at napaka convenient. So accessible lahat, nandito yung train station, ang pinaka sentro ng station, ang bus station, eh pwede kang pumunta sa Osaka o Nagoya through bus, or pumunta ka sa East Japan or West Japan. So napaka accessible. Pwede kang pumunta sa Hokkaido, dito ka mag-start. O di kaya pumunta ka ng Fukuoka, dito ka mag-start. So kahit dito pa lang mag-enjoy ka na. Napakaraming activity sa lugar na to at napakasaya. Ang sarap makisalamuha sa mga Japanese, especially sila ay napakabait, magagalang at napaka-respectful. So ayun lang, simulan na natin ang ating journey. Tara, biyahe tayo. Oh, Drew! Yan yung famous ano ni Drew. Biyahe tayo. Shout out, sir! Siya nga pala, magkikwento ko lang sa inyo. Habang naglalakad tayo. So, noong November 13, anong araw ba yon? So, noong November 13. So, ano yan? Kung ngayon ay, anong tawag dito? Ngayon ay Tuesday dito sa Japan. Noong linggo ulit-ulitin ko lang. Noong linggo ay pumunta ako sa Asakusa. So nag-shoot ako dun sa Asakusa. Pauwi na ako noon ng araw na yon. At ako ay nagmamadali ng gusto kong magpahinga. Tapos pagsagay ko ng tren, sa labas ng tren. Paglabas ko ng tren at ako'y naihihina. Pumasok ako sa CR kaagad kasi naihihina nga ako eh. Nakakita ako ng wallet. Oh my god. Napakaraming wallet noon. So, dito tayo. Napakaraming, hindi. Napakaraming lamang pera at ATM o card yung wallet. So siguro hindi bababa sa maybe 75,000 or 150 ang laman. Kasi dito lapad-lapad ang pera dito eh. At may mga ATM pa o card kasi nung
kagad-agad kong binalik ito sa train station staff. Agad-agad kong binigay ito sa train station staff. Binuksan niya. At ako'y nagulat. At nakita namin na ang daming pera. Ang daming laman na pera na lapad. At may mga credit card at kung anong card, kasi nakita ko medyo daming card eh. Kaya nung nakita ko ito sa CR, agad-agad kong turn over doon sa train station staff, kasi alam ko ang pakiramdam na ikaw ay mawalan ng isang bagay o ari-arian katulad ng wallet at mga ID. Napakabigat sa kalooban yan, kasi ang dami mong gagawin para ma-recover mo yung iyong mga IDs. Kaya hindi na ako nagdalawang isip, kundi isa ulito. At natunghayan ng mga Colombian na, kasi ako nauna sa CR eh, then may dalawang Colombian na dumating at sinabi ko sa kanila may napulot akong wallet. Kaya yung isang Colombian, sabi niya Colombian siya eh, sinamahan niya ako at sila'y nagulat. Siguro dahil sa foreigner tayo, mostly kasi pag Japanese talaga. Naalala ko pa nung bago lang yung cellphone ko. So, cellphone, wallet, binabalik nila. Kumbaga, talagang nakakagulat na ang isang mamahaling cellphone. So, nung 2019, siguro ang mga iPhone 10 nung time na yun ay mga 100,000 plus. 100,000 plus yung cellphone nun. Nalaglag ko siya sa bus. Nalaglag ko siya sa bus nung time na yon. And then pinuntahan ko yung bus station at ito ay binalik naman nila. So walang nagka-interest na kunin ang kunin yung cellphone na mamahalin. At katulad ng wallet, kahit na yung wallet ko ay siguro, hindi ko alam kung may laman o meron, pero tanda ko binabalik nila. At pwede mo itong kunin sa pinakamalapit na train station or police station. Ganyan katiwala ko dito sa Japan. Kaya nung ako naman ang nakakita ngayong una kong pagkakataon nung Tuesday, siguro mga pagpalagay na nating alas 6 hanggang alas 7 ng gabi nung nakita ko ito sa station, binalik ko kagad. So, tanong nyo, bakit ko naisipan itong ibinalik? Actual question to ngayon. Dito tayo sa Kabuchiko, kasi sinabi nila itong danger zone, no? Unang-una, kung bakit ko binalik ang wallet? Unang-una, pwede kasi itong may GPS. Pwedeng tanim. So, ano ko lang, Advice ko lang sa mga pupunta sa labas ng Pilipinas, especially OFW, kailangan nyong magingat. Hindi kayo basta-basta mamumulot ng isang bagay kapag alam nyong hindi sa iyo. Kasi
number one rule dito sa Japan, kapag ang bagay ay hindi sa iyo, huwag mo itong gagalawin. Huwag mong ito kukunin. Malay mo ito ay isang planted. Malay mo meron itong GPS. Yan ang iyong ikadidisgrasya. O di kaya hindi mo isang bagay na hindi mo makalimutan sa iyong buhay. Kaya yun. Yun ang una-una kong inisip. Ang aking siguridad. Pangalawa ay katulad ng sabi ko kanina, ayaw kong madisgrasya o ayaw kong magkaroon ng problema at konsyensya. So naranasan ko kasing naranasan kong mawalan ng wallet tulad ng sa Pilipinas. So yun, nag-absent ako, pumupunta ako sa City Hall or LTO para magkuhuli yung aking mga IDs. Pero hindi ganun basta-basta, kasi kailangan mo pang kumuha ng mga kung ano-anong mga letter, loss and yung mga promissory note. So talagang napakahirap, no? Kaya dito sa Japan natutunan ko na rin ang kanilang mga pinakauna-unang rule na yan, mga gamit huwag mong galawin kahit yan ay ilang bagay. Yun nga lang onigiri, magkamali ka lang na lumampot at na huli ka, yari ka, may kaukulang parusa. Kaya yun lang, huwag kayong masisilaw sa kung anong bagay, kasi kaya mo naman kitain yan eh. Saka mas masarap sa pakiramdam na ikaw ay nakatulong. Dito naman tayo. Yun, tulad din ng sabi ni Japper Sniper. Nyari, may nagawa kang kalokohan, no? Tapos, yan nga, naging masaya ka. So, for example, nakapulot ka, tapos yun. Ginastos mo, binili mo sa kung ano-anong bagay. Pero yun ay panandalian lang. Ha, buong buhay mo ay yun, ito ay yung dadalhin. Kumbaga, hindi ka magiging komportable o kampante. Kasi meron kang tinatago sa iyong sarili. So, napakainam. Na gumawa ng mabuti. Hello? Total, nandito ka na nga sa Japan eh. Pwede mo naman kitain yan, di ba? Siguro kung swertihin ka, nasa sayo yun, madali lang. Kaya yun lang, isa kong advice sa ating mga kababayan, sa mga foreigner na KMPMP, ingat lang. Yun lang po, at stay tuned, lakad pa tayo. Ayan. Bumili lang ako ng isang beer. O, diba? So, hindi naman ito masyadong mamahalin. Mga yaku 50 yen o 150. So, ayan. Habang nagsasightseeing ka lang dito sa Japan, pwede ka na mag-drink. Tapos ang weather dito ay hindi mainit. Hindi rin malamig. Sakto lang. Katamtaman. Kaya ang sarap mag-sightseeing kaysa naman na nasa bahay ka. Lumabas ka. Explore.
kung bago ka lang sa lugar na yon, mas magandang na mainam na ikaw ay naglalakad, na-exercise ka pa. Ayan, tuloy lang tayo. Cheers, man. Siya nga pala, makwento ko lang. May mga YouTuber tayo rito din sa Japan na kunwari naglalakad sila. Pero dito sa Japan, tad-tad dito ng CCTV. Itago mo muna ang iyong muka. Makikita at malalaman na nila na ikaw yan. Sobrang dali nilang i-trace yan. Tulad nito, kita niyo yan, no? O, di ba? Kada kanto, tantad ng CCTV. Siguro, ang aking masasabi lang ay baka nahihiya sila. Nahihiya silang ipakita yung mukha nila o gusto nilang privacy. Kaya hindi nila pinapakita. Pero sa atin kasi mga Pilipino, sanay tayo sa kaya natin ipakita yung mukha natin eh. Kaya okay lang. Dito mostly sa Japan makakita ka ng mostly yung video o vlog na naglalakad. Pero napaka-high-tech naman ng kanilang camera. Talagang top of the line. May mga gadget sila, yung handle pa lang. Pumunta ka sa Akihabara, talaga makikita mo yung presyo. Kabuki. Mm-hmm.
Basta. Hello. Kunci. Oh my God. Ghost bar. No, no. Yama, yeah. I'm Rapa, you know, say? Yeah, I know. Yeah, Yama. Same. Oh, nice hair. Sugoi hair. Can I see? Yeah. YouTube, eh? YouTube, I'm Rapa. Oh, do you speak English? Yeah, Rapa. Rapa? Oh, okay. I'm Rapa, you know, say? So, mag-outro na ako. Napatanoyan ko na wala talagang delikado rito sa lugar na to. Sinasabi lang nila na delikado para sa mga mangmang. Pero kapag ikay matalino, siyempre huwag kang magpapalamang. Importante ang gulang. Kaya ayun, sana napulutan nyo ng aral ang kwento ko at mabuhay po kayo. Subscribe. Thank you. Arigato gozaimashita.